Hi guys, welcome back again to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and press the bell button. Guys, may bago tayong strain. Ito yung Black Moscow. May tatlong female tayo, may dalawang male. Itong strain na to, pinagpalit namin, pinag-trade ko ito sa HB Blue ko. Kasi isa sa mga customer gustong magkipag-trade sa akin. Kaya pumayag naman ako. Kaya ngayon, mayroon tayong Black Moscow. Ito kasi yung Black Moscow na to, hindi masyadong sensitive to at saka hindi kumakain masyado ng mga fry nila. Kaya maganda ito sa mga beginner. Tingnan nyo, makikita nyo naman yung mga female buntis na. Ito magandang klase kasi itong Black Moscow na to, ay mabilis lang sila magparami at saka hindi masyadong sensitive. Lagyan mo na lang live plants, okay na yan. Kasi para lang makatago sila pag pananganak sila. Guys, after few months po, meron po tayong mga jubi na. Kasi yung mga Black Moscow ko nanganak na, ito mga 6 weeks old yata to. Malaki na sila. So nakikita nyo yung mga maitim, kaya ng mga meal. Kasi pinapakain ko sila ng live foods like BBS at Max Flow, kaya mabilis silang lumaki. Kaya mabilis silang magparami talaga pag live foods ang pinapakain nyo. Alternate lang yung Max Flow. Ito yung mga Joby size. After 3 months, makikita nyo yung full color niya, yung solid talaga yung lalo na yung male. Kaya mas maganda papakainin mo sila ng mga high protein like mosquito larva, BBS, saka Max Flow. Saka kailangan din kayo ng mag water change every week 20 to 30%, kasi mas mga bilis lang tumubo pag quality water talaga. Saka kainin din niyo ng spirulina tablet 3 times a week lang, okay na. Kasi yung spirulina, malaki ding matulong to sa mga alaga natin. Iwasan nyo lang po, mag-overfeed tayo guys. Kasi pag overfeed tayo, dyan nagsimula yung magkasakit ang gapi natin. Pag may mga sobra naman, pwede nyo naman isaipan yan eh. Itong strain na to, ito yung unang gapi ko na inalagaan nung bago pa ako, nung nagsimula pa ako mag-breed ng gapi. Kaya ito maganda to sa mga beginners talaga. Kasi alam ko eh kung ano yung mga gapi na mga sensitive talaga at hindi sensitive. Ito ay hindi sensitive, kaya ito maganda to. Guys, ito po yung mga 3 months old na higit. Nakikita nyo yung male natin na Black Moscow. Solid Black Moscow talaga yung kulay nila. Ang ganda talaga ng kulay, di ba? High quality Black Moscow. Nakikita nyo sa video, di ba? Maitim talaga, solid yung kulay na itim. Kaya magandang klaseng strain to, kasi ito yung una nagustuhan ko nung bago pa ako, kasi nagustuhan ko talaga yung itim na kulay, ang ganda. Mura lang binibinta ko to guys, 153 yo kung gusto nyo, very cheap lang. PM nyo lang po ako kung mag-business lang kayo. Kasi 3 months na to, ready to sell na to sa market guys. Mabilis to maubos agad. Kaya kung gusto nyo, kung kayo taga Cebu, banda din to sa South, PM nyo lang po ako. For sale na to, 153 lang po, mura lang. For hobby lang naman din to, for business. Kasi parami ng parami na yung mga Black Moscow ko eh. Kailangan na i-out ko kasi may mga tank na kasi na punong-puno na, kailangan ko talaga i-out. Guys, kung interested kayo, mag-message lang kayo. Makikita nyo, ganda tingnan sa ilaw yung itim, di ba? Siniparet ko yung male at saka female. Ito na yung mga male ko. Tsaka nilagyan ko ng isang koridora kasi pag sobrang mga pagkain, siya lang ang tagalinis, hindi na kailangan magsaipan.
Yan ang purpose ng koridora natin, guys. Maglagay tayo ng for viewing na mail. Guys, ito yung for viewing natin na Black Mosco. Nailagay ko sila sa ano, maliit na aquarium. Guys, another batch again ng Black Mosco, kaya binibinta ko na sila lahat. Kaya may parating na ano, another batch na Black Mosco. Kaya sabi ko sa inyo, guys, maganda ito sa mga beginner at saka maganda ito sa mga parang naiinip na palaging namamatayan. Ito yung maganda na strain, Black Mosco. Kasi itong strain na to, hindi sensitive. Saka mabilis sila magparami at saka hindi ito fry eater. Yung mga problema sa mga agapi na mahilig kumain ng mga fry nila, yung parang nahihirapan, ito ikasuggest ko, ito yung Black Mosco ang hybrid ninyo. Alagaan nyo para hindi kayo mahirapan. Okay, guys. Hindi naman for beginners din to. Hindi naman din kahit ano, kahit matagal ka na mag-breed, kasi abinta din to sa market, guys. Ang kagandahan lang nito, hindi ka na mahirapan. Least hassle talaga pag ganito yung strain Black Mosco. Compare sa mga albino, full red, albino tupas, lahat ng mga albino. Itong strain na to, ito yung the best na kung bago kang, nagsisimula ka palang mag-breed ng guppy. Kaya guys, kung kayo ay bago, maganda ito sa inyo, fit na fit sa inyo itong mga klaseng guppy ng ganito, yung Black Mosco. Pag juby pa, hindi pa masyadong solid yung kulay na black. Pag maabot na lang sinang 3 months yan, makikita nyo nagbabago yung kulay. Itim talaga yung kulay nila. Hey guys, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment, and press the bell button for you to notify my coming up video, guys. Thank you, guys.